with Jeff, mga kapatid. Welcome back to Boss Dushu Channel. Ikaw ba'y naghahanap ng tripod plus camera stabilizer? So, sakto mga kapatid natin. So, itong video na to, meron ako ipapakita sa inyong product mula sa Gods & Mosa. Pero mga kapatid, gusto ko lang muna again magpasalamat sa Gods & Mosa sa pagpili ninyo kay Boss Dushu para sa pagpapadala sa akin ng mga magaganda ninyong product. So mga kapatid, bago natin umpisan ang lahat ito, kung ikaw ay bago dito sa ating channel, eh syempre mga kapatid natin, huwag na niyong kalimutan i-click yung maliit na subscribe button dyan at yung pinakamaliit na notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating videos. And syempre po mga kapatid, lagi ako nakalive sa aking Facebook page, Boss Dushu. So pasungan mo na, intro! Perfect! Mga kapatid natin. Like what I said, itong ipapakita ko sa inyong product is a tripod and a camera stabilizer. So wow, di ba guys? So this is the Gods & Mosa Slypod E. So Slypod, di ba guys? Pangalan pa lang, kakaiba na. So mga kapatid natin, hindi ito tako ng bilyar guys ha. So ito ay tripod ulit guys, pero Slypod. So ang gulo no? Ito lang naman siya guys pag binuksan natin, para siyang baseball bat. So ganyan lang. And then meron siya dito ang pabigat sa dulo para sa ating stabilization. So meron din ito mga kapatid natin dito na kabita ng tripod kung gusto mo po ng pahiga sa paggamit sa kanya. At meron din sa ilalim mga kapatid kung gusto mo naman ng patayo. So meron pa siyang kasama dito ang tripod at mukhang heavy duty rin kasi metal mga kapatid natin itong tripod na to. So kailangan na kailangan ni Boss Dushu ng mga tripod ngayon. At meron din ditong itong tali para sa kanyang bag. So mga kapatid, para saan nga ba itong Mosa Slypod E? So this is Slypod is like what I said, pwede natin itong gamitin as a tripod kung tayo ay gumagawa ng mga videos. Pero mga kapatid, more on camera stabilization to, lalo na kung ikaw ay gumagawa ng mga B-roll o ng mga product video. Kung may ikaw ay mahilig gumawa ng mga slow-mo video, eh bagay na bagay sa itong Slypod E. Bakit? Mamaya sasabihin ko ang lahat ng yan. Bago ang lahat mga kapatid, so this Mosa Slypod E, meron itong bigat na 920 grams para sa kanyang main body. Para naman sa kanyang adapter, meron itong 73 grams and para sa tripod ay meron itong 195 grams. So wow, 'di ba guys? Sabi ko sa inyo, mabigat 'yung tripod niya eh. Dahil sa quality pa lang mga kapatid natin, malalaman mo na talagang mabigat siya. So para naman sa kanyang payload, meron itong 9 kilograms na kayang gawin pag ikaw ay gagamit ng vertical at para naman sa horizontal, eh kaya nito hanggang 4 kilograms. So meron itong battery guys. Okay, hindi to basta metal. Kasi nga mga kapatid natin, this is camera stabilizer na motorized. So guys, pag sinabi motorized, meron itong motor sa loob. So meron itong battery na 600 mAh power na kayang umabot hanggang 120 minutes. So pwede na mga kapatid, for sure tapos mo na yung video mo sa loob ng 120 minutes. And meron din po siya ditong charging interface na USB Type-C. Wow, so ang bilis lang din i-charge, di ba? So paano nga nasabi na motorized, di ba guys? So ito lang naman yon mga kapatid natin. So once I turn on, iilaw po yung RGB dyan and then pa nagkulay green, ibig sabihin naka-on na po siya. And then makikita nyo po dito na may plus and minus button para mapagana natin yung pagiging motorized niya. So ngayon dito malalaman nyo na guys kung para saan nga ba ang motorized camera stabilizer. So once I press the plus button, look at the tip mga kapatid natin, it's humahaba, di ba mga kapatid? Yan po yung motorized. So once I push the negative button, syempre mga kapatid, babalik naman siya sa dati niyang pwesto. And meron din pinadala sa atin ng Gods & Mosa kasama nitong Slypod E, ito nga yung pan and tilt head. So ano nga ba yung pan and tilt head? So guys, in short, it's a connector lang ng ating mga camera or ng ating mga smartphone. So guys, i-coconnect lang natin to sa ating Slypod E. That's it. So pag sinabing tilt, i-release mo lang to and then press. So pwede mo na pong i-tilt yung ibabaw ng iyong camera.
Same thing, i-release mo lang din dito and then pwede mo na pong iikot. Napakaswabe po ng pag-ikot, hindi po basta-basta naiikot guys yung iyong camera. So napakagandang quality nito, Godson Moza. So this is Lipad, pwede itong gamitin ng pa-vertical or ng horizontal. So kung ikaw ay gumagawa ng mga video at gusto mo ng mga slow-mo at nahihirapan ka mag-ninja walk, bagay na bagay sa'yo itong Moza Lipad E. So ito po yung mga sample ng mga ginawa nating video na natural speed or speed lang ng Moza E yung ginamit natin. Hindi na tayo nag-ala ninja walk para lang makagawa ng magandang slow-mo video. Ang gamit ko lang po na frame rate dyan is 30 frame rate lang. So hindi na po tayo gumamit ng 60 frame rate para sa mga slow-mo moments. Dahil nga mga kapatid natin, itong Moza Lipad E ay tinutulungan tayong makagawa ng magagandang slow-mo video. At kung makikita nyo guys, sobrang stabilized ng video natin. Walang kaalog-alog, walang ka-shake-shake, or any distortion. And mga kapatid natin, this Moza Lipad E meron itong Bluetooth connection para sa ating mga smartphone. So kailangan mo lang i-download ang Moza Master. So pa-download nyo na yun guys, hahanapin mo lang po doon yung Lipad E and then auto-connect na po siya dito sa inyong device. So the Lipad E guys, pwede nyo nang kontrolin. So guys, as you can see dyan sa video, nakokontrol na natin yung ating Lipad E para hindi na po tayo direct na pinipindot itong plus button dito sa ating Lipad E doon na lang sa ating mga smartphone. And kung meron ka na pong Moza Master, makikita mo rin dito ang battery level na meron ka at remote control para sa mga speed or sa pag up and down ng Lipad E. Pwede ka rin dito gumamit ng creative video para sa gusto mong mga transition. Kung gusto mo ng automatic na magda-down and then biglang after 1 second or 2 seconds guys, automatic siya mag-up guys, pwede mong gamitin yon. So meron itong silent mode at merong walang silent mode. So guys, ang silent mode, hindi mo maririnig yung pag-andar ng motor neto guys or nung machine sa loob. So ito po yung tunog pag hindi po kayo naka-silent mode. So pakinggan nyo mabuti mga kapatid. So kung narinig nyo yun guys, ayun po yung tunog ng motor or ng machine na meron dito sa loob ng Moza Lipad E. Pero mga kapatid, pag dinownload nyo po yung Moza Master, meron na po kayong option para ma-silent mode dyan para hindi marinig kung gumagawa kayo ng mga videos. So ito mga kapatid natin, ipapakita ko sa inyo yung mga sample video na ginamit natin itong Moza Lipad. So as you can see dyan sa video, meron po tayo dyan mga ginawang sample product video. Makikita natin dyan na wala talagang alog or any shake sa pag-slow mo ng galaw ng Lipad E. So ngayon mga kapatid natin, makakagawa kayo guys ng swabing-swabing video kung gusto ninyo ng mga slow-mo moments. Ang angas, di ba guys? Ganyan lang po kasimpleng gamitin ang Lipad E. And guys, like what I said kanina, this is also a tripod, so pwede mo itong gamitin na pang selfie mo lang guys kung gusto mo ng ganito kalaking pang selfie stick. Pero syempre mga kapatid, hindi mo naman yung gagamitin, di ba? So yun lang naman mga kapatid natin ang meron dito sa Moza Lipad E. So guys, in short, hindi ka na mag-ninja walk, hindi ka na magpipigil ng hininga para hindi manginig ang iyong kamay kung ikaw ay gumagawa ng mga slow-mo video. So like what I said mga kapatid natin, ang normal na pag-create ng mga B-roll or ng mga slow-mo guys is 60 frame rate or sa mga pinakamataas na frame rate na meron sa ating camera plus the malaking resolution. Pero dito sa Moza Lipad E, pwede ka nang gumamit ng mga normal resolution or mga normal frame rate lang dahil si mismong Moza Lipad E na ang gagawa ng pagka-slow-mo or ng pagka-swabe ng iyong mga video. Wow, di ba guys? So sa mga gustong bumili mga kapatid, lalagay ko na lang po sa description box yung link para guys, diretso na po kayo sa mismong website ng Godson Moza
para maka-discount kayo, di ba? So yun lang naman mga patid, kung ako ay nagkulang pa at hindi kayo satisfied sa aking mga sinabi, pwede kayo mag-comment dyan sa baba, babasahin ni Boss Lucio yan at pupusuan. At syempre mga patid, lagi ko sasabihin sa inyo, kung kayo ay bago dito sa ating channel at gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, eh nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating videos. And syempre po mga patid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio. So again mga patid, I'm Luis De Ortevez aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!